Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Paki-share, like and share mo na po ninyo yung ating video ngayon. And click subscribe po sa ating channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Di bueno, ano-anya Mr. Maravillas yung ganap sa ating paligid. O ito po, yung isang political analyst ang sabi, Marcos administration hindi handa sa pagpapatakbo at pagtugon sa mga issue sa bansa. What? Biglang nagsipaglitawan na po yung mga dilawang political analyst. Sunod-sunod po ito, sabi ko sa inyo. Ini-intensify na nila yung attack. Yung honeymoon period na niya, tapos na. Kailangan na niyang simula na natin ang banat. Una po si Sulita Monsod. Ayun. And syempre, the usual opposition. Yung Makabayan Black at saka si Risa. Given na po sa kanila yon. Pero ngayon, mga kababayan, sabay-sabay na yung atake ng mga so-called political analyst against President BBM. Sabi ko sa inyo, gusto nilang dungisan talaga. Smear campaign po ang pipe. Gusto nilang na dungisan yung administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ngayon, pag-usapan natin itong sinasabi ng political analyst na hindi daw handa sa pagpapatakbo at pagtugon sa mga isyo sa bansa yung Marcos administration. Yung tanong ko po sa inyo, Mr. Political Analyst, ang pangalan nito pala, mga kababayan, si Michael, Attorney Michael Henry Yosinko. Tinignan ko yung credentials niya, matindi. Ito siya, oh. Gusto din sigurong makilala, siyempre. Sumikat, mga kababayan, Michael Henry Yosinko, Fellow at Institute for Autonomy in Governance, Ateneo School of Government, University of Melbourne Law School. What, hindi talaga po? So, Mr. Yosinko, Attorney Yosinko, maganda siguro tumulong ka sa ating gobyerno imbes na sige lang ang boda bill mo. Diba? Sige lang ang pa-interview mo. Mag-apply ka na siguro sa ating Pangulong Bongbong. Ipakita mo yung credentials mo. Sayang kasi ng panahon. At walang mangyari sa kakadaldal mo dyan. Pa-interview. Ayun tuloy, nagiging target ka ng mga basher. Siyempre, 31 million Filipinos yung bumoto kay President Bongbong Marcos. Na-insulto sila. Diba? Na ang ibig sabihin, yung 31 million Filipinos, the super majority ng ating mga botante, hindi marunong pumili ng kanilang leader. Kasi hindi handa. Yung pinili ng mga Filipino, hindi handa, sabi mo po. Hindi handa sa trabaho. Baka kayo po handang-handa. O di ba? For the task that they were... Ayan o. The administration came into power really not prepared for the task that they were going to bear. Hindi daw handa sa trabaho. Yung administrasyon Bongbong Marcos, kaya yung tanong natin, sino yung handa? Kayo. Kung kayo yung handa, di tumulong kayo. Kung hindi, o mag-apply po kayo bilang DILG Secretary siguro, o kung anong pwedeng qualified po kayo. Di ba? Next question natin, sa tingin ninyo, sino yung handa? Kung hindi handa si President Bongbong Marcos, sino yung handa? O, magbigay ka ng pangalan. Si Santa Mama ba yung handa? Kasi yung mga taga-Ateneo, ang kandidato ninyo, di ba? Si Santa Mama. Kung sa tingin ninyo, si Santa Mama, ang handa, sorry po,
hindi handa yung 31 million Filipinos na iluklok siya sa posisyon. What? 15 million plus lang ang nakumbinsi ni Santa Mama, kahit nag-house to house pa po siya, talagang wala. Hindi umobra yung momentum. And you as an expert sa ano, sa tawag dito, in governance and in the local autonomy, dapat naintindihan ninyo yon na dito sa ating bansa, just like other countries, democratic countries, ang umuupo po sa posisyon bilang presidente, vice presidente, in other elected position, ay yung ginusto ng majority. May election tayo eh. Di ba? Yung ginusto ng majority ng mga Filipino. Ganoon. And besides, hindi po kami masyado ano, sold out doon sa mga sinasabi. May masama kasi kaming mga experiences, yung 31 million Filipinos, doon sa mga taong masyadong nagmamagaling, lalo na yung galing sa academe. Oh, just recently, nakita natin ang totoong kalagayan ng mga so-called experts. Pag binigyan na ng, ano, ng assignment, sinubukan sa trabaho, palpak! Bakit niya, Mr. Maravillas, ano yung ebidensya mo? O, di ba? Si, ano, isang political scientist pa nga yun, hindi lang simpleng political analyst. Si Clarita Carlos, professor, o tulad po ninyo, consultant din. Kayo, consultant, abogado kayo. Ito, political scientist na tumanda na lang sa pagtuturo. Galing UP. Ayun. You see? Sa tindi ng paghanga ng ating Pangulo, kasi nakatulong din naman nang siya maging panelist ng presidential debate. O, di ba? Lalong tumingkad yung ningning ni President Bongbong Marcos dahil sa mga pagtatanong. May mga makavilian pang nalalaman si Professor Clarita Carlos, kaya inoferan siya ng trabaho. Impress na impress yung ating Pangulo. Bilib na bilib kay Clarita. Lumipas yung 7 months kung sa video po, a few moments later. Natanggal sa trabaho. She was forced to resign kasi pumalpak. Tinimbang ka ngunit kulang. Ano ibig sabihin? Iniman po natin din na lahat. Siguro may mga talagang magagaling din naman. Hindi lang sa pagdaldal. Kundi sa aktual na trabaho, lumalabas, magaling lang sa daldal. Eh, paborito nga po si Professor Clarita ng mga nasa mainstream media. Siya lagi po yung tinatawagan, political scientist eh. Lahat ng isyo sa politika at kahit anong, kung ano-ano na lang, laging naririnig natin si Clarita. Tinesting ng ating Pangulo, ayun. Hindi umobra. Pinalitan mga kababayan as National Security Advisor. Profesor yon, political analyst, political scientist yung tawag. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, attorney, abogado kayo, at nakita ko yung credentials ninyo, magaling. Tumakbo kayo. Magpangulo kayo, siguro. O mag-congressman mo na senador, later on tumakbo kayong Pangulo ng Pilipinas. Para pakinabangan ng mga mamamayang Filipino sa aktual, yung inyo pong galing.
Hindi yung sige lang ang daldal. Imagine, sasabihin mo na hindi anda sa trabaho yung administrasyong Bongbong Marcos. Bakit? Sino yung anda? Kayo? Sige na. Try mo. Ang gusto ninyong mangyari kasi, kayong mga nagmamagaling dito sa Pilipinas, ura-urada masolve ng ating gobyerno yung napakalaking problema na iniwan ng mga kaalyado ninyo. More than 30 years na sinalaula na mga dilawan yung Pilipinas. Pagkatapos, ngayong tomic over po, ibinalik ng mga mamamayang Filipino yung mga Marcos kasi nakita nila wala talaga, hindi umobra yung mga sinasabi nila. Palpak. Kaya nga tayo, ganito, mahirap pa rin bansa, yumama na yung South Korea, yumama na yung Vietnam na dati tinutulungan lang natin. Di ba? Yung Vietnam, tinutulungan lang natin. Kasi di ba nagira doon? Nilusob ng Amerika, ang daming mga Vietnamese refugees tumakas papuntang Pilipinas during the time of Marcos. Sumairap yung buhay nila. Yung South Korea, kinaiinggitan tayo dati. We have that Singapore, Malaysia, Indonesia, you see, Taiwan. Leader na ngayon yung Taiwan, napakayaman ng bansa. Sa chip technology. Leader in the world na sa chip production po. Tayo, hanggang ngayon, yung problema natin, pagkain pa rin. What? Inabandon yung agrikultura. Pagkatapos, gusto ninyo, overnight, resolbahin ng ating Pangulo yung iniwang napaka-laking problema ng mga dilawan. Try kasi ninyo po, attorney, na kayo. Pasikat na muna kayo. Di ba? Style kasi, hindi man kayo mananalo sigurado. Kahit kayo abogado, hindi kayo mananalo kasi hindi man kayo kilala. Ngayon nga lang kita na napansin kasi may nag-share ng video ng UNTV sa akin. Sinir ng isa sa mga viewers natin. So pag sikat ka na, tumakbo ka. We're willing to try to support you. Di ba? Para mailuklok sa posisyon, ano man yun. Maganda, senador. Tumakbo kang senador. Pag nanalo kang senador, di wow. Doon ka magpasikat sa Senado. At yung mga kaisipan mo, yun ang i-implement mo as a senator through legislation mo. And later on, tumakbo kang Pangulo. Pagtakbo mong Pangulo, ayun, iboto ka namin 6 years. Tingnan natin kung uobra yung mga kaisipan na sinasabi po ninyo. Di ba? Lakas naman ang apog ninyo na magsalita ng hindi anda yung administrasyong Bongbong Marcos. As if may naputaw na yan na kayo sa Pilipinas. Wala pa man kayo. Lahat lang kayo kwento, theory. The administration came into power really not prepared for the task that they were going to bear. Di daw ready sa task na papasanin niya. Ayan tuloy, binasya dito mga kababayan ng mga netizens. Siyempre, marami din dito yung mga dilawan, sinamantala, to attack Bongbong Marcos. Sabi rito ng isang security guard, janitor, bakit naman ako isang hamak na janitor? Provincial rate, may dalawang anak na pinag-aaral pero nakayan na namin ang pagsubok na yan. Hindi pwedeng umasa ako palagi sa gobyerno. May paa, kamay at isip ako para gumalaw. Hindi darating sa akin ang ginhawa kung nakatambay lang ako sa bahay. Sinisisi lahat kasi yung kung ano-ano mga problema ng ating bansa. Lalo na po yung sibuyas. As if, yung sibuyas po,
sinasaing natin, kinakain natin ng morning, noontime, evening na parang bigas. What? Ba't ninyo pinoproblema yung sibuyas, yung itlog, kahit na yung itlog? Ako nga eh, yung itlog po, paminsan-minsan lang kami kumakain ng itlog, nagpiprito ng itlog. Mabubuhay tayo kahit walang itlog. Kung gusto nilang itago yan, di itago na nila para mabulok. Same with onions. Ito yung ginagamit na issue nitong mga dilawan, mga anti-government forces, mga anti-Marcos. Yung asukal, bakit hindi kayo pwedeng ano, mabuhay nang walang asukal? Ang daming alternative ngayon. Di ba? Pati asin. Problema ba yung asin? Ang daming asin dito. Isusunod nila mga kababayan na ano, palilitiwi na isyo yung pagtaas ng presyo naman daw ng dilata, ng sardinas. What? Sa totoo lang, nagki-create sila ng ano, ng crisis. It is a created crisis, mga kababayan, sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan dito sa mga ganid na mga traders para may issue pong pag-uusapan at dungisan ang administrasyon ni President BBM. Yun ang agenda nitong mga taong ito. Para manalo yung kanilang mga kandidato, kandidato mga dilawan sa 2025. What? Matagal yung preparasyon po nila. Sabi rito, hindi darating sa akin ang ginhawa kung nakatambay lang ako sa bahay at iasa lahat sa gobyerno. Kahit anong galing ng presidente, kung tamad tayo, wala rin mangyayari. Buti pa ito, nakaintindi. Sa edad kong 33, anda akong kumayod ng kumayod para sa pamilya ko, hindi para umupo lang sa tabi at maghintay ng ayuda. Yung may mga kapansanan nga, nakakapagtrabaho pa, ako pa kayang kumpleto ang katawan? Kita ninyo? Janitor yun, medyo, pero malawak yung kanyang ano, pag-iisip. Ngayon, sabi ng isa pa, well, as usual, here we go again. Dito naman tayo magaling sa pamumuna. We need to understand that things take time. Building infra takes time. Growing farm goods takes time. Tama? Digitalization takes time. Everything takes time. Ang gusto nila, magic eh. Automatic. Sabi ng isa rito, different experts, different views, opinions are subjective. They can be taken out or taken or not pala, hindi taken out. Sabi ng isa pa, inflation is a global problem and no leader is ever ready for it. Gas prices and rent are out of control in the US. Difference is Filipinos are lazy and always blame the government. Another difference, Americans are more responsible and would only have 1 to 2 kids at most, whereas Filipinos tend to have 10 to 16 kids. Sobra naman po ito. Hindi naman siguro 10 to 16. Siguro mga 6 to 8 lang naman. Especially squatters, and that's why they are struggling. Sabi ng isa pang netizens, don't bother with hypocrites or judgmental people who criticize you and put you down. They are too shallow to recognize their own weaknesses. It's easier for them to try to make others feel bad than to look in the mirror in their own pathetic behaviors. You see? Kinoyog tuloy na mga ano, ng mga netizens. Sabi ng isa pang ano, netizen, opinion of one political analyst is not an opinion of the whole nation. But when media televise these guys, when media televise these guys'
words, it seems it is the whole country's opinion. Tama. So yun ang ating hamon dito kay Atty. Yoshinko. Try ninyo na kayo. We're willing to support you. Kaysa sige lang ang kwento ninyo, criticize kayo rito, criticize doon. Baka nga nandyan sa inyo yung susi, yung solusyon sa mga problema ng mga mamamayang Filipino. Pag hindi, sige lang ang criticize ninyo. Baka totoo nga itong sinabi ni Joey De Leon. Sabi ni Joey De Leon, sa paniwala ko niya, yung mga tao na gustong-gusto mag-criticize, inggit lang niya sila. What? Sabi ni Joey De Leon, mga magigiting anyang tao sila. Yung giting po, binaliktad lang po yung salitang inggit. Akala ko kung anong mga magigiting na tao, yun pala, mga inggitiro. Sabi ni Joey De Leon yan ha. Pero I think tama si Joey De Leon. Yan naman talaga yung ugali ng karamihan, lalo itong mga dilawan. Mga santambak na mga inggitiro kasi ang gusto nila, sila yung nasa posisyon. What? Ayaw nga sa inyo ng mga mamamayang Filipino. Kumbinsin muna ninyo yung mga kababayan natin. Pero matagal-tagal pa yan. Baka nga hindi na dumating yung panahon na makabalik pa kayo sa posisyon. Di ba? Hanggang senador na lang kayo. Presidente, vice-presidente, mahirapan. O baka lang mga kababayan, gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses at affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry, Nengsia Red Mix Fruit Drink. Di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.